Magandang umaga po. Manalangin po tayo. Banal naming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Salamat po sa pagdiligtas sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pag-aalaga at pagprotekta sa amin sa Iglesia ng Diyos, kung saan ang Diyos ay laging kasama namin at nagbibigay sa amin ng biyaya upang gumawang kasama ng Diyos. Kaya salamat po sa pagtitipon sa napakaraming tao sa pamamagitan ng summer retreat na ito at sa paghipo sa kanilang puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pagbibigay sa kanila ng biyaya upang ang kanilang mga kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tulungan mo po ang lahat ng mga naligtas sa pagkakataong ito na manatili sa church hanggang sa araw na sila ay magtungo sa langit kasama ang Panginoon. Nais po namin na ang Espiritu Santo ay kumilos ng makapangyarihan sa summer retreat na ngayon ay patuloy pa rin. Nawa o Diyos ay palagi mo kaming samahan, gabayan at kumilos ka sa amin. Narito kami ngayon upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Hawakan mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng salita at buksan ang aming puso ng malawak. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan po natin sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17 verse 20 hanggang 21. Lucas chapter 17 verse 20 hanggang verse 21. Basahin po natin ng sabay. Palibhasa'y tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, "Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaan na makikita. At di rin nila sasabihin, 'Tingnan ninyo, naririto o naroon,' sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo." Maging sa mundong ito, ang pagkakaroon ng isang bansa ay mahalaga. Kapag nawala ng bansa ang isang tao, mabubuhay sila ng miserableng buhay. Nalalaman po natin ito. Nawala rin ang ating bansa noon. Naaalala namin ang lungkot at sakit na pinagdaanan natin noon. Kaya napakaraming tao ang nakipaglaban para sa kalayaan upang mabawi ang bansa at maging yung iba ay namamatay pa. Ang ilang mga bansa ay napakahirap makakuha ng pagkamamamayan. May mga taong dumadaan sa maraming problema para makakuha po ng US citizenship. Ang Korea ay magandang bansa na po ngayon. Kaya maraming tao ang nagsisikap na makakuha ng Korean citizenship. Gayunpaman, tayo ay naging mamamayan ng Republika ng Korea dahil tayo po'y ipinanganak sa Republika ng Korea. Ang bawat bansa ay meron ding mga batas. Ang bansa ay isang estado. Ito'y isang estado na pinamamahalaan ng batas at pinoprotektahan ng batas. Kaya ang bawat bansa ay meron pong mga batas. Kaya nga, sinabi ng Diyos, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ang salita ng Diyos ay ang batas. Kung sinusunod natin ang batas ng Panginoon, ibig sabihin nito ay tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. At ito po ay mahalaga. Ang mga mamamayan ay kabilang sa bansa at pinamamahalaan ng bansa. Ito po ay parehong tungkulin at ito rin ay karapatan. Kaya ang ganito pong komunidad ay tinatawag na bansa. Nang ang Israel ay namuhay sa pagkaalipin sa loob ng 400 years doon po sa Ehipto, sila ay walang bansa. Wala silang bansa yung Israel. Kaya tumawag sila sa Diyos. Ang isang bansa ay mayroong pinakamataas na pinuno. Ang pinakamataas na pinuno ng Israel ay ang Diyos.
Kaya nga, ang Israel ay isang bansang direkta na pinamumunuan ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng Hari ni Jacob. Hari ni Jacob. Sinasabi ng Biblia na ang hari ng Israel ay ang Diyos. Sinabi rin po ni Propeta Sefanias, sa Sefanias chapter 3 verse 17, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Siya ang namumuno at nagpoprotekta sa iyo. Kaya, ang Israel ay isang bansang direkta na pinamumunuan ng Diyos. Sa Jeremias din, sa chapter 10, verse 10, sinabi, ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Pagkatapos na ang Israel ay lumabas sa Ehipto at dumaan sila sa ilang. Sinakop nila ang lupain ng Kanaan at itinatag ang kanilang bansa. Subalit, nagpatuloy silang sumuway sa salita ng Diyos at ang Diyos ay gumawa ng tipan sa kanila. Sila ay pagpapalain kung susundin nila ang salita ng Diyos at susumpain naman kung sila ay sumuway. Sinuway nila ang salita ng Diyos at dinala silang bihag sa Babilonya sa loob ng 70 taon at sila'y bumalik sa lupain ng Kanaan. Ngunit patuloy nilang sinuway ang salita ng Diyos. Pagkatapos nilang makabalik mula sa Babilonya, namuhay sila sa kalungkutan na walang bansa sa loob ng 600 years. Nagpatuloy silang pinamunuan ng ibang bansa, ng Babilonya, ng Persia, ng Gresya, pati ng Roma. Nagkaroon sila ng buhay na nasa ilalim ng malalakas na mga bansa na pinamamahalaan ng mga dayuhang bansa sa loob ng 600 years. Ito ay hanggang sa dumating si Jesus. Kaya nga, ang kanilang nais ay kalayaan. Ang kanilang nais ay ang panunumbalik ng bansang Israel. Nang si Jesus ay dumating sa lupain ng Israel, mayroon silang mga teritoryo. Mayroon din silang mga tao. Gayunman, ang Israel ay sila ay namuhay ng miserable dahil wala silang soberanya. Wala silang kapangyarihan. Kaya nga, taimtim silang nanalangin at naghintay sa pagpapanumbalik nito pong bansang Israel. Ninais nila na dumating ang kaharian ng Diyos. Noong ang Roma ay, noon po na yung Roma ay makapangyarihang namumuno sa bansang Israel, si Jesus, ang hari ng mga hari at ang hari ng Israel, siya ay dumating sa lupain ng Israel. Kaya, sa lahat ng oras, sinabi ni Jesus, ako ang Mesiyas, ako ang Mesiyas, ang Kristo na ipinropesiya sa lumang tipan. Isang babae doon sa balon ng Samaria ang nagtanong. Sa Juan chapter 4 verse 25, nalalaman ko na darating ang Mesiyas. Pagdating niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ibig sabihin, ako ang Mesiyas, ako ang Kristo. Bukod dito, sinabi rin ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Ako ang Ama. Kaya ang dahilan kung bakit sinubukan ng mga Hudyo na patayin si Jesus, hindi lamang dahil sa nilalabag niya ang Sabat, kundi dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Kaya si Jesus, sa paningin ng mga Hudyo, ay isang karpintero sa kalapit na bayan sa Nazaret na umalis sa kanyang bayan. Sa mata nila, siya ngayon ay naglilibot doon at dito kasama ang kanyang mga alagad at nagpapakita ng mga himala. Well, ang ganitong tao ay mayroon na noon pa.
Subalit ang taong ito ay nagsasabi na siya mismo ang Diyos at Mesiyas. Kaya't labis silang napuot. Hindi lamang iyon, sinabi rin ni Jesus sa mga relihiyosong pinuno doon sa mga Fariseo, mga dalubhasa sa kautusan sa Mateo 22 verse 35, at ang mga eskriba na tinatawag ang kanilang, yung mga eskriba na nagiging mapagpanggap na merong relihiyosong buhay, sinabi ni Jesus sa Mateo 23 verse 26, linisin muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Sa madaling salita, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa dumating sa kanila. Sinabi sa kanila ni Jesus na sila ay kabilang sa mundong pinamumunuan pa ni Satanas. Subalit kumikilo sila na parang naglilingkod sa Diyos. Kaya kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Kaya nga, ang kanilang puot ay lalo pong lumaki. Sino ako? Ako ang pari. Ako ang pinakapunong pari. Ako ang eskriba. Ako ang Fariseo. Lumabas kayo upang sino man sa inyo ay sumunod sa salita ng Diyos tulad ko, sabi nila. Si Jesus ay nagsalita sa kanila ng taliwas. Sa nagsasabing sila daw ay namumuhay ng may pananampalataya na may malaking pagtitiwala. Kaya ng panahong iyon, si Jesus ay dinakip. Habang siya ay tinatanong ni Pilato, tinanong niya si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsasabi. Oo, ako ang hari ng Israel. Ako ang hari ng mga Hudyo. Hindi ito maunawaan ni Pilato. Dahil karaniwan, ang isang hari ay mayroong mamamayan. Mayroong hukbo at may bagay na magpoprotekta sa kanyang bansa. Ang aking kaharian ay hindi ang mundong ito, sabi ni Jesus. Si Jesus ay dinakip at nagdanak ng dugo upang iligtas ang sangkatauhan na may labis na pagdurusa. At siya ay namatay na sinasabi, natupad na. Pagkatapos ng tatlong araw ng paglilibing, siya ay muling nabuhay at nagpakita sa harap ng kanyang mga alagad bilang espiritual na katawan na hindi nabubulok. Ang muling binuhay na si Jesus ay palaging nagpapakita sa mga ligtas na tao na sumasampalataya kay Jesus bilang Kristo, ang Mesiyas. Siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad at gayon din sa 500 kapatiran. Siya ay nanatili ng 40 araw na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at ngayon ay dumating na ang araw upang siya ay umakyat sa langit. Ang mga tao ay nagkakatipo ng sama-sama. Tinanong si Jesus ng mahalagang tanong. Si Jesus ang Mesiyas at Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ay tunay po na mabuti. Maging si Tomas ay hinawakan siya. Tapos sinabi din ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, ang kaharian ng Diyos ay naisa katuparan na. Ngayon ang bansang Israel ay nanunumbalik na. Kaya nga, nagtatanong sila. Tingnan natin sa mga gawa, chapter 1. Mga gawa, chapter 1. Mga gawa, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Verse 6 hanggang verse 7. Basahin natin. Nang sila'y nagkakatipon, siya ay kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Verse 8 po, basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang kaharian ng Israel, nagtanong ang mga alagad sa talatang ito, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Ito ay tungkol sa Israel kung saan nagdurusa sila sa pananakop ng Roma. Tinatanong nila, makakatayo ba sila sa kanilang sariling mga paa? Nang sa gayon ay mapapanumbalik ang kanilang kasarinlan at masakop ang buong mundo sa tulong ng Mesiyas na si Kristo at sa tulong ng Diyos?
Gaya ng pagsakop ng Israel po sa Kanaan, ang mga alagad ay nagtatanong kung ito na ba ang oras na sasakupin ng Israel ang buong mundo na gaya ng dati at itatatag ang kaharian ni Kristo, isang nakikita at pisikal na kaharian ng Israel. Subalit, ipinapahayag sa kanila ni Jesus ang tunay na kaharian ng Diyos na magsisimula pagkatapos na dumating ang Espiritu Santo. Kapag dumating na ang Espiritu Santo, pagkatapos ng 10 araw, sinasabi ni Jesus na ito yung oras kung saan ang tunay na kaharian ng Diyos ay palalawakin at maipapangaral. Kaya mula sa Jerusalem, sa Judea, buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ganito ang kaharian ng Diyos ay maitatatag. Tama po ba? Subalit, ang mga Israelita ay sumalungat kay Jesucristo nang ang kanilang inaasahang hari ng Israel na ipinopropesiya sa lumang tipan bilang hari ng kaluwalhatian at siyang inaasahan nilang sasakop ng buong mundo ay mawala. Tingnan po natin sa Mateo chapter 21. Mateo 21, verse 42 hanggang verse 43. Verse 42 hanggang verse 43. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo kailanman nabasa ang mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata." Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 43. "Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito." Ang kaharian ng Diyos. Ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulok ay nakasulat sa mga awit 118. At ang batong panulok ng kaharian ng Diyos ay si Jesucristo. Ang batong panulok ng kaharian ng Diyos ay si Jesucristo. Si Jesucristo bilang pasimula at umpisa at nagtatatag ng tunay na kaharian ng Diyos. Siya ang batong panulok. Ang mga Israelita ay nananalangin sa Diyos ng isang taong hari nang itatag ng Diyos ang kaharian ng Israel. Kahit na yung Diyos mismo ang hari ng Israel. Kaya nga, nanalangin si Samuel, "O Diyos, ano ang gagawin ko? Sila ay humihingi ng hari mula sa mundong ito." Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa kanya na maglagay ng hari sa kanila na sinasabi, "Sapagkat ang mga tao ay itinakwil ang Diyos na siyang tunay na hari, subalit nais nila ng nakikitang hari gaya ng ibang mga tao sa lupa. Kaya ang kasaysayan ng mga hari ay nagsimula mula kay Saul. Sa katunayan, ang kaharian ng Israel simula kay Saul ay hindi ang tunay na kaharian ng Diyos. Kahit na kumikilos siya sa Israel, pinagpapala at pinarurusahan sila sa buong kasaysayan, hindi ito ang kaharian na sinasabi ng Diyos. Kaya, sa panahon ng paghahari ni Saul, na naging hari sa loob ng 40 taon, ay hindi talaga kinilala ng Diyos na hari sa loob ng 40 taon. Si David din ay naghari sa Israel na kasama ang Diyos sa loob ng 40 taon. Mayroong panahon kung saan kanila kailangan niyang umalis at bumalik dahil sa paghihimagsik ng kanyang anak. Subalit, malino nating nakita na si Maria ay sinabihan na ipaglilihi niya si Jesus bilang hari ng Israel at bilang hari ni Jacob. Ito yung malinaw na nakita ni Maria, sinabihan siya na ipaglilihi niya si Jesus. Tingnan natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa chapter 1. Lucas chapter 1, verse 31.
Basahin po natin magmula sa verse 30. Ang talata po na ito ay tungkol sa anghel na nagdala ng mensahe, direktang nagsabi si Gabriel kay Maria. Dito po, Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 1 magmula verse 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David." Basahin po natin ng sabay yung verse 33. "Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Ito po ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang pagdadala ng sanggol sa sinapupunan na siyang magiging hari. Ito po yung tinatawag na pag-aanunsyo o deklarasyon. Ito ang sinasabi ng anghel na si Gabriel kay Maria. Maging sa verse 35, Lucas chapter 1:35, "At sumagot ang anghel sa kanya, 'Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.'" Basahin po natin ng sabay yung verse 35. "At sumagot ang anghel sa kanya, 'Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos.'" Opo, anak ng Diyos. Kaya nga sa Mateo 27 verse 11, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." Kaya tunay na siya ay darating bilang hari ng Israel sa hinaharap. Ito ay mangyayari din po sa Millennial Kingdom. Ang Panginoon ay darating dito sa mundo upang itatag ang kanyang kaharian mula sa ating puso na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Kaya nga si Jesus ay iniwan ang kanyang tahanan at sinubok siya ni Satanas sa ilang pagkatapos mag-ayuno sa loob ng 40 araw. Pagkatapos siya ay binautismuhan ni Juan na tagapagbautismo at pagkatapos si Juan na tagapagbautismo ay inilagay sa bilangguan at nagsimula ang pampublikong ministeryo ni Jesus. At sa simula ng kanyang pampublikong ministeryo, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang salitang langit ay dito lang nabanggit kumpara sa iba pang aklat ng Ebanghelyo. Sa ibang mga aklat, sinasabi dito ang kaharian ng Diyos. Ito ay magkapareho lamang. Ang langit, ang kaharian ng Diyos, ito ay magkakapareho lamang. Sa wikang Ingles, ito ay the kingdom of God, kingdom of heaven. Ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos, ito ay ang langit. Malapit na ang kaharian ng langit. Sino ang dumating dito? Si Jesus ay dumating. Patuloy din pong sinasabi ni Jesus sa Marcos 1:15, "Naganap na ang panahon, naganap na ang panahon, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo upang maging mamamayan ng kaharian ng langit upang makapasok dito, upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo." Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya sa kalagitnaan ng pananakop ng Roma, sa kalagitnaan ng pagdurusa kung saan ang mga tao ay naging mga martir, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na itinatayo. Si Jesus ay dumating upang itayo ang kaharian ng Diyos sa ating puso kaysa sa bansang Israel. Kaya kapag ang isang tao ay naligtas, dumarating ang kaharian ng Diyos. Tayo ay nakikinig sa salita ng Ebanghelyo ng Langit. Ang Espiritu Santo ay dumating sa ating puso. Kapag dumating na ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Sanlibutang ito ay napapalayas. Ang Espiritu ng Sanlibutang ito, ang Espiritu na kumikilos sa mga anak ng pagsuway ay napapalayas. At ang Espiritu Santo na nasa loob ko na ngayon, at ang Espiritu Santo na ito ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, Espiritu ni Jehovah, ito ang sinasabi ng Biblia. Ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng katotohanan. Sa Juan 17 verse 17, "Ang salita mo ay katotohanan." Ito ang Espiritu ng salita. Ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng kabanalan, ang Espiritu ng anak. Kaya maraming mga talata na binabanggit sa Biblia. Ngunit, ang katotohanan
na ang Espiritu Santo ay dumating sa aking puso, ibig sabihin na ang Diyos, si Jesucristo, ay dumating sa puso ko bilang Espiritu. Narito siya sa loob ng puso ko. Siya na ngayon ang Commander-in-Chief. At bilang Commander-in-Chief, pinamumunuan niya ako. At ito ang eksaktong kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, tayo ay kasalukuyang pinamumunuan sa pamamagitan ng mga batas. Ngayon po, sa kasalukuyan, pinamumunuan tayo ng batas dito sa gobyerno ng Pilipinas. Tayo din ay protektado sa pamamagitan ng mga batas ng Pilipinas. Kaya tulad ng kung paano ang lahat ng mga responsibilidad at otoridad ay hawak ng batas, kung ang kaharian ng Diyos ay dumating sa akin, ngayon ang gusto ko ay ayon sa batas ng Diyos. Kung gagawa ako ng maayos ayon sa batas ng Diyos, tatanggap ako ng gantimpala. At kung gumawa ako ng bagay na laban sa batas ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay ilalapat ang kapurusahan ayon sa batas ng kanyang kaharian. Ang kaharian iyon ay dumating sa akin. Kaya sa Efeso chapter 1 verse 13, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya itinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya kung titingnan po natin sa ikalawang Korinto 1 verse 22, inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo. Ang Commander-in-Chief ng kaharian ng Diyos ay nasa akin. Sa ikalawang Korinto 5 verse 5, na nagbigay sa amin ang Espiritu bilang paunang bayad. Sa katunayan, at the same time, nais niya na mabuhay na kasama tayo. Kaya sa unang Tesalonica, chapter 5 verse 10, na namatay dahil sa atin. Opo, namatay siya para sa atin. Nagdanak ang kanyang dugo at namatay para sa atin. Na namatay dahil sa atin upang tayo ay maging gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. Kasama natin, gising o tulog man, sa lahat ng oras, mabuhay tayong kasama niya. Upang mabuhay na kasama natin, pumasok ang Diyos at kasama na natin siya. Kaya, kasama ang Espiritong nasa atin. Sabi sa 1 Korinto 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang Espiritu na kasama niya. Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Bilang aking Commander-in-Chief, bilang aking Hari, bilang aking Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa akin. Kaya nga, nang ang mga alagad ay nagtanong kay Jesus, paano ba dapat kami manalangin? Iniisip ng mga alagad ang isang pamantayan ng panalangin kung saan mananalangin ka para masunod ang mga utos, pagsunod sa itinakdang mga araw at pagdiriwang, pagsunod sa tamang paraan ng seremonya. Iniisip nila ang ganitong uri ng pananalangin. Gayunpaman, ito ang sinabi sa kanila ni Jesus na ipanalangin. Sa Mateo chapter 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo. Katulad ng salita na ang aking mga pag-iisip ay higit na mataas kaysa inyong mga pag-iisip, katulad ng langit. Aming Amang nasa langit, kaya una sa lahat, ito ay nangangahulugan na dapat tayong ipanganak bilang anak ng Diyos na maaaring tumawag sa Kanya bilang isang Ama. Sabi din dito, sambahinawa ang pangalan mo. Ibig sabihin nito na dapat tayong mamuhay ng maayos bilang isang anak upang gawing matuwid ang kanyang pangalan. At sa Mateo chapter 6 verse 10, sabi dito, dumating nawa ang kaharian mo. Yamang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo, dapat mong i-evangelize ang iba upang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanilang puso. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya katulad po ng orihinal na plano na nais ng Diyos, dapat tayong manalangin. Hanapin din po natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Nahanap na po natin yung Lucas kanina, kaya mas magiging madali na mahanap po ito. Subukan ninyong gamitin ang dalawang kamay sa paghahanap. Sa Lucas chapter 1, chapter 12 verse 31, subalit hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ni Jesus, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan para mabuhay sa mundong ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ngunit ang Panginoon na nagpahintulot sa inyo na makuha ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Biblia na nagligtas sa iyo, at ginawa kang maging kanyang bansa, at kasabay nito ay ginawa kanyang anak, dahil ang kanyang mataas at dakilang plano ay hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ang mundong ito ay matatapos kapag ang kanyang kaharian ay nakumpleto na.
Ang mundong ito ay hindi magpasawalang hanggan, kundi mananatili lamang ang mundong ito hanggang sa ang kaharian ng Diyos ay maitayo, hanggang sa ang kaharian ng Diyos ay makumpleto. Yan po ang katotohanan. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya ano ang dapat nating gawin na may kaharian niya sa ating puso? Ano ang mga gawa? Anong mga gawa ang ginagawa ng Diyos na nananatili sa akin? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y lahat ng mga bagay na ito. Ito ay tumutukoy sa pagkain, mga kasuotan at ang tirahan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sinabi niya, munting kawan. Dahil ang mga taong naligtas na nagkaroon ng pag-asa at nakatagpo nito ay kakaunti. Huwag kayong matakot, sabi niya. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Mamanahin natin ang kaharian. Ang hindi nakikitang kaharian sa ating kasalukuyang mga mata ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggang kaharian. Ang hindi nakikitang kaharian, ang kaharian ng Diyos, ito'y naitayo mula sa Jerusalem. Ang Diyos ay naghahari sa kanyang kaharian. Ang soberanya ng Trinity God ay kumikilos sa kanyang kaharian. Kaya sa awit chapter 33 sa verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Bayang pinili. Ngayon ay eklesya. Ito ay ang church. Mapalad ang bayang pinili bilang kanyang mana, ang bansa. Ikalulugod ng Diyos na ibigay sa atin ang kaharian. Opo, ito ay totoo. Ang kanyang kaharian ay nasa atin. At ito ay konektado sa iba upang maging templo ng Diyos kung saan nananatili ang Diyos ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian ay nagsimula sa mundong ito at pansamantalang itataas kapag hahatulan at parurusahan na ng Diyos ang mundong ito. Ito ay tataas pansamantala at ibabalik ulit ito ng Diyos matapos ang 7 taon kasama tayo. Dadalhin ng Diyos na kasama niya, dadalhin niya at babaguhin ng Diyos ang buong mundong ito sa kaharian ni Kristo at paghaharian ito ng Diyos para sa 1,000 taong kaharian. Ito ang kaharian ng Diyos. Paghaharian ng Diyos ang mundong ito. Babaguhin ng Diyos ang mundong ito tungo sa kaharian ni Kristo at paghaharian ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ang hari ng mundong ito ay si Satanas. Ang hari ng mundong ito ay si Satanas. Ngunit, ang millennial kingdom ay paghaharian ng hari ng mga hari. Ang hari ng Israel, ang mga Hudyo. Kaya, ang buong mundo ay magkakaroon ng millennial kingdom na paghaharian ni Jesus at ng mga taong ligtas. At kapag ang kaharian ng Diyos ay kompleto na, ang mundong ito ay susunugin. At sa huli, ihahandog ni Jesus ang walang hanggang kaharian ng Diyos, ang walang hanggang langit, ang walang hanggang ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos, ang buong plano ng Diyos sa mundong ito ay matutupad at matatapos. Paano tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos? Mayroon bang entrance test upang makapasok sa kaharian ng Diyos? Wala, hindi po ganun. Makakapasok tayo doon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pananampalataya. Opo, makakapasok tayo doon kapag tayo ay naipanganak na muli. Kapag naniwala tayo sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya, kapag tayo ay naipanganak na muli, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Opo. Sinabi ng Diyos na ang lahat ng tao ay dapat na maging kabilang sa kanyang kaharian bago pumunta sa langit. Ngunit hindi tayo magiging anak niya sa pagsasabi lang na, "Oh Panginoon, oh Panginoon." Hindi.
Sinabi ni Jesus sa Mateo 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin gawin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. At ano ang kanyang kalooban? Na tayo ay maipanganak na muli bilang kanyang mga anak. Na tayo ay manampalataya sa makalangit na ebanghelyo at matanggap ang kaligtasan. Ito ang pagpasok sa makipot na daan. Ito ay ang pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ay ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ang patay na espiritu ay nabubuhay na ngayon. Ito ang kalooban ng Diyos. Nang marinig natin ang salita ng Diyos at matanggap ang kaligtasan, ang kalooban ng Diyos ay nais katuparan sa akin. Sa wakas, tayo ay kabilang na sa Kanyang kaharian. Tayo ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ang tubig ay tumutukoy sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad na magpasawalang hanggan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, nagpapatotoo si Jesus. Nagpapatotoo siya na ito ay totoo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay naging ganap ng katibayan. Kaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo sa mga patay. Ang ibig sabihin nito ay tubig. Nang nanampalataya ako sa kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan, ako ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Espiritu ay dumating sa akin. Ang kanyang kaharian ay dumating sa akin. Kaya may mga tao na nagsasabi, ang mga kasalanan sa nakaraan, ang mga kasalanan ngayon, at ang mga magagawa pa lang na mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Sinasabi nila ito ng maayos sa kanilang salita, ngunit wala silang espiritu, hindi ito kaligtasan. Marami ang nadadaya ng kanilang mga salita. Tapos nanghihiram sila ng pera at hindi nila binabayaran, tapos ay sila'y tumatakas. Kaya ang Espiritu ay tunay na nasa kanila, kung ang Espiritu ay tunay na nasa kanila, ang Espiritu ng Diyos, si Jesus, ay naging Panginoon at si Jesus, ang hari, ay dapat na maghari sa kanila. Ang kaharian ng Diyos ay dapat na dumating sa kanila. May papanganak tayong muli sa pamamagitan nitong salita. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 1, verse 23. 1 Pedro chapter 1, verse 23. Hanggang verse 25. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Ito po'y patungkol sa mundong ito. Basahin po natin yung verse 25 ng sabay. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Tayo ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng salitang ito. Ito ay hindi nasisira. Alam po natin ang talinghaga ng mga hasik sa aklat ng mga ebanghelyo. Ang binhi ay tumutukoy sa salita. Ito ay binhing hindi nasisira. Ang salita, ang ebanghelyo, maaari tayong maging mga anak ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maipanganak na muli sa pamamagitan nito. Tayo ay naging mga tao ng kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Wala itong kinalaman sa talino. Ito ay dapat na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dapat ay meron tayong nangangaral ng salitang ito. Ang Diyos ay isusugo ang taong ito na maaaring mangaral ng salita. Kaya nga, sa Roma 10, talatang 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Paano sila makikinig kung walang mangangaral? Verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya nga sa 1 Korinto 1:21 ay kinalugdan ng Diyos na naligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ito po ang sabi ng Diyos. Kung gayon, ano ang pinakadakilang gawain ni Jesus nang siya'y dumating?
Ito ay ang kanyang pangangaral ng salita ng kaligtasan upang iligtas ang mga tao sa buong sanlibutan. Kaya, nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa Galilea, ginawa niya ang kanyang ministeryo doon ng higit kaysa Jerusalem. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa Mateo 4:23. At sa iba pang aklat ng Ebanghelyo sa Lucas 8:1, ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng Kaharian ng Diyos. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nangangahulugang pangangaral ng Kaharian ng Diyos sa Lucas chapter 4 po. Dahil tayo po'y naghahanap sa Ebanghelyo ayon kay Lucas ng maraming ulit, marahil si Lucas ngayon ay masaya. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4, verse 43. Lucas chapter 4, verse 43. Basahin po natin ang sabay. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. Itong si Jesus ay sinugo ng Diyos. Sa Juan 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Sinugo ng Diyos si Jesucristo. Para sa anong layunin po? Para sa ano? Sinabi ng Diyos na siya ay sinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Siya ay sinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sa chapter 8, sa verse 1. Chapter 8, verse 1. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon. Basahin po natin ang sabay. Na ipinangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12. Ipinangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kaya noong panahong iyon, ang bansang Israel ay nawala ang soberanya nila mula sa Roma. Dahil sa Roma. At sila ay nagdusa sa paniniil sa ilalim ng Roma. Kaya para bang walang bansang Israel. Gayunpaman, ipinangaral ni Jesus ang salita ng kaharian ng Diyos. Upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ang mga tao ay dapat maniwala sa Ebanghelyong ito. Ipinangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Siya po'y nangaral ang Ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos na iniisip na mahirap unawain. Lucas 17:21. At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroon, sapagat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ngayon, narito ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, tama po, di ba? Pagkatapos, ang isang tao nakarinig ng salitang ito ay naglalagay ng butones sa kanyang damit. Sabi niya, hindi ko alam ang lugar kung saan ako narito ay kaharian pala ng Diyos. Opo, tama, narito ang kaharian ng Diyos. Ang mga alagad ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. Tingnan po natin sa mga gawa, chapter 1. Pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. Chapter 1, verse 3. 1, verse 3. Pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya ang tungkol sa gawain ng kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang ipinaliwanag niya tungkol sa gawain ng kaharian ng Diyos ay tungkol sa makalangit na mundo kung saan nananatili ang Diyos. Kahit na ipaliwanag niya ang tungkol dito, hindi natin ito mahiintindihan. Parang sinasabi natin sa isang larva na magiging paru-paro ka mamaya. Kahit na ipaliwanag natin ang tungkol dito, hindi niya ito maiintindihan. Katulad po nito, si Apostol Pablo sa 2 Corinto 12:4 ay dinala pa itaas patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahihintulot sa tao na ulitin. Kaya kahit na may narinig siyang hindi maipaliwanag ng mga salita, sinabi niyang hindi niya maipaliwanag. Bakit? Kasi hindi natin maiintindihan. Dahil iniisip natin na ang makalangit na mundong ito ay napakaliit sa ating maliliit na pag-iisip. Kaya sinabi niya, ngunit nagpipigil ako. Ipinaliwanag din ito ni Apostol Juan sa pamamagitan ng Esmeralda, ng Batong Sardio, na makakatulong sa atin na maunawaan ang sanlibutan ito.
Subalit hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Malalaman natin ang tungkol dito kapag pumunta na tayo doon. Kaya nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung gayon, ano ang mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos? Ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ipinangangaral ang Ebanghelyo. Paano ang mga alagad? Nagpatuloy din sila na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos. Tinan po natin sa mga Gawa, chapter 19. 19 verse 8, kahit po mahuli ka sa paghahanap, ay wala namang ibang paraan, babasahin ko na ngayon. Siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at naghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Siya po ay nangaral ng may katapangan ng salita tungkol sa kaharian ng Diyos ng 3 buwan. Ibig sabihin nito, ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Sa chapter 20 po tayo. 20 verse 25, basahin po natin, verse 25. Basahin natin. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian. Ibig sabihin ay ipinapangaral ang Ebanghelyo. Tingnan din po natin chapter 28. 28 verse 23. Chapter 28 verse 23. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. At sinisikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. Kaya mula umaga hanggang gabi, sila po'y nagdaos ng isang araw na Bible seminar. Verse 21, basahin po natin, na ipinangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. Opo, sinabi po ni Jesus at ang magandang balitang ito ng kaharian ay paahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang wakas ng mundong ito ay nauugnay sa kaharian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay pangangaral sa buong daigdig upang patotohanan sa lahat ng tao sa mundong ito. Opo, nabubuhay tayo ngayon sa mundong iyon. Ito, at ang kaharian ng Diyos ay ang lugar kung saan makakapasok ang mga nagpapakababa. Kapag nakikita natin ang mga taong naligtas, sila'y napakababait at mapagpakumbaba. Kung wala po ito, napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 18:3, sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Opo, tama po ito. Malibang tayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, hindi po tayo makakapasok sa langit. Santiago 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kahit sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga dukha sa Espiritu, sila ang mga hindi nasisiyahan sa mundong ito at alam na nila na kung hindi makamit ang langit at hindi makapasok sa kaharian ng Diyos, ito yung pagiging dukha. Sa makatuwid, ang mga taong nagnanais makapasok sa kaharian ng Diyos ay maaari nang makapasok po doon. Pagkatapos, ang dukha sa Espiritu, ibig sabihin ay mayroon, wala silang kahit na ano. Kaya naman, sila ay naghahanap. Ang ibig sabihin ng sila ay dukha sa Espiritu ay ang siyang naghahanap ng buhay na walang hanggan, naghahanap ng langit at ang taong nananabik sa kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Kaya si Jesus, tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Gayunpaman, sa Biblia, mayroong isang taong mayaman na mayroong maraming pera. Ang mayaman po na ito ay pumunta kay Jesus. At siya'y nagtanong kay Jesus sa Marcos chapter 10 verse 17, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ano po ang nakasulat sa kautusan?
ang Panginoon ay nagsalita tungkol sa 10 utos. Gawin ninyo ang mga bagay na ito at kayo ay mabubuhay. Sabi niya, Guru, lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Isang bagay ang kulang sa iyo, humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Kaya, ang nilalaman ng 10 utos ay ibigin ng Diyos at ibigin ng iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ipagbili mo at ibigay mo sa lahat at sumunod ka sa akin. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Kaya para sa taong ito, ang mundong ito ay higit na mas malaki kaysa kaharian ng Diyos. Ang kanyang espiritu ay mayaman. Ang kaharian ng Diyos ay napapasok lamang ng mga taong dukha sa espiritu. Sila na naghahangad ng kaharian ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Imposible po ito. Kaya sa panahon ng Bible Seminar, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Diyos sa loob ng 3 araw, 3 o 4 na araw. Sa panahong iyon, hahanapin ng mga nakikinig ang Diyos, pagiging katarungan at pag-ibig ng Diyos, ang Diyos na nalalaman ng lahat ng bagay at ang Diyos na makapangyarihan at ang kaharian ng Diyos. Paano ba ako magkakaroon ng kaligtasan? Kung ikaw ay walang kasalanan gaya ng Diyos, kasing tuwid ng Diyos, kasing banal ng Diyos, kasing buti ng Diyos, mapupunta ka sa langit. Bakit? Ang langit po ay ganoong lugar. Hinding-hindi ka mapupunta sa kaharian ng Diyos sa ganitong kalagayan ng kasalanan. Kung gayon, paano ako makakarating doon? O Diyos, ako ay isang makasalanan na mapupunta sa impyerno at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya magsisisi ng ganito. Magsisisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi mo kaya dahil ikaw ang uri ng tao na ipinanganak na makasalanan. Kaya naparito ang Panginoon upang iligtas ka. Oo! Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, pinatawad ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan na ginawa tayong kasing matuwid ng Diyos, minsan magpakailanman. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Sabi sa Hebreo 10:10, gaano tayo kabanal? Katulad ng sa Diyos, na tayo ay inaring ganap ng Diyos. Sa katunayan, tayo po'y inaring ganap kahit na tayo ay hindi mga matuwid. Tayo po ay hindi banal, subalit naging banal katulad ng Diyos. Kaya naman, nakamit natin ang qualification para maging mga anak ng kaharian ng Diyos. Makakapunta sa kaharian ng Diyos ang mga naghahanap nito. Ngunit kung hindi nila ito hahanapin, hinding-hindi ito ibibigay ng Diyos sa kanila. Sinabi po ni Jesus sa Lucas 11:9, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakakita, tumuktok kayo at kayo ipagbubuksan. Tinutukoy nilang lahat ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos, paghahanap ng kaharian ng Diyos, at pagkatok sa pintuan ng kaharian ng Diyos, ang Diyos ang magbubukas nito. Sa Jeremias 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Opo, hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga tiket sa loterya. May ilang mga tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa pagbili ng mga tiket sa loto at nag-aaksaya ng maraming pera. Pero sinasabi nila na hindi sila nagtagumpay. Pero hindi ko rin alam kung bakit bumibili ulit sila. Hindi tayo dapat magkaroon ng ganitong uri ng pag-asa. Kahit papaano may kumikita sa loto. Kaya naisip ko na maging ako, hindi yun. Kailangan nating lumayo sa mga ganitong bagay na kakatwa, hindi po ba? Kailangan nating iwasan. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 11:12, mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo, hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilit ang pinapasok at sinasakop ng mga mararahas. Opo, na siyang sumasakop. Mula roon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sapilit ang pumapasok doon. Sabay po natin itong hanapin, yung Lucas 16:16.
Madali lang pong isa ulo ito. Lucas 16 verse 16. Sa Lucas po. 16 verse 16. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon, ang magandang balita ay kaharian ng Diyos. Nang kaharian ng Diyos ay ipinangaral. At ang bawat isa'y sapilit ang pumapasok doon. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Kaya hindi ka makakapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aaring ganap ang sino mang laman. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa ganung paraan. Ngayon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. Kaya para magawa ito, yung mga tunay na naghahangad sa kaharian ng Diyos nang higit kaysa sa mga bagay ng mundong ito at nalalamang mas dakila ito kaysa sa mga bagay ng mundong ito ay maninirahan sila sa langit, sa kaharian ng Diyos. Kahit pa na iwanan nila ang mga bagay ng mundong ito. Tingnan din po natin sa Mateo chapter 13, verse 45 hanggang 46. Mateo 13, verse 45 hanggang 46, basahin natin. Muli, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mamahaling perlas ay tumutukoy sa ebanghelyo kung saan maaari ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag nakatagpo ka, humayo ka at ipagbili ang lahat ng mayroon ka. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng iniisip mo o anumang material na bagay na mayroon ka o anumang talento, kakayahan, lahat ng mayroon ka. Higit pa rito, maaari nating isakripisyo ang lahat para lang sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kaya maging si Apostol Pablo, siya ay namuhay ng gayon sa buong buhay niya. Sa paningin ng sanlibutan, si Apostol Pablo ay isang kabiguan. Nag-aral siya ng husto. At kung sakaling nanatili siya sa dati, siya'y lubos na iginagalang na at paparangalan sa bansang Israel at gayon ang kanyang magiging pamumuhay. Namuhay siyang walang tirahan, na naglalakbay sa buong mundo, halos patayin, bugbugin, ikinulong, at sa kalaunan pinugutan ng ulo. Gayon pa man. Sinabi po ni Apostol Pablo sa isang hari, ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa tanika lang ito. Dahil mas dakila ang ebanghelyo. Ibinenta niya ang lahat ng mayroon siya at binili niya ang perlas. Kaya mula ngayon, hindi na sa akin ang mga ari-arian ko, kundi ang mga ari-arian ko ay sa Diyos. Kaya sinabi ni Apostle Pablo sa Roma sa chapter 14, 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Pwede tayong mag-usap ng ganyan. Ang kaharian ito ng Diyos ay hindi ang kaharian ng Diyos na may tiyak na teritoryo o lupain, kundi ang kaharian ng Diyos na nasa ating puso. Nabasa niyo po ba ito kanina? Nagtanong yung Pariseo. Palibhasa, itinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang na makikita. At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, narito o naroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Narito po ang sikreto dito. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mundong ito. Sinabi din po ni Pilato sa Juan chapter 18 verse 33, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tinan po natin sa Ebanghelyo ni Juan chapter 18.
Juan chapter 18, verse 35 hanggang 38. Juan chapter 18, 35 hanggang 33 hanggang 35. Juan 18, verse 33 hanggang 35. Si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo ba ito mula sa iyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Si Pilato ay sumagot, "Ako ba'y Hudyo? Ako ba'y isang Hudyo?" Siyempre, hindi Hudyo si Pilato. Hindi. Ang iyong sariling bansa at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo? Basahin po natin verse 36. Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito." Ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ni Jesus. Ang kaharian ito ay hindi sa mundong ito. Ni hindi mo pwedeng sabihin dito o doon. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Nasa ating mga puso. Kaya sinasabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay binubuo ng isang kapulungan ng mga ipinanganak na muli sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa madaling salita, ang church ay ang kaharian ng Diyos na umiiral sa katotohanan sa mundong ito. Kaya sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro chapter 2 sa verse 9, "Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal." Kayo, sino ang kayo na tinutukoy dito? Ito ay ang church. Isang bansa na banal, kanyang sarili na natatanging mga tao. Kaya sa Apokalipsis 1 verse 6, "At ginawa tayong kaharian mga pari sa kanyang Diyos at Ama." Ginawa niya tayong isang bansa, ang kaharian ng Diyos. Sa Apokalipsis 5 verse 10, "At sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos." Opo, tayo ang kaharian ng Diyos. Tayo ang kaharian ng Diyos. Ano ang mga katangian ng kaharian ng Diyos? Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pamamahala na umaabot sa lahat ng dako sa bawat oras. Ang bansa kung saan pumapasok ang pamamahala ng ganap. Ito ay konektado sa tanong na, ako ba ay tunay na kaharian ng Diyos? Ako ba ay tunay na kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, ang kontrol ba ng Diyos ay nasa akin? Talaga bang ang Diyos ang namumuno sa akin? Ginagantimpalaan ako kapag ako'y gumagawa ng mabuti? At dinidisiplina at pinarurusahan ako kapag hindi ko ginawa? Ang Diyos ba ang nagahari sa akin? Yun lang po. Ang Diyos ay naparito sa loob ko. At ito rin ang kaharian ng Diyos. Kung saan nagkakatipon ang karamihang ito. Sabi po sa isang himno, "Since Christ my soul from sin set free, this world has been a heaven to me, and me their sorrow and its woes, this heaven my Jesus here to know. Hallelujah, this heaven to know, my sins forgiven, on land or sea, what matters where? Where Jesus is, this heaven there." Opo, ang kaharian ng Diyos ay kung saan tayo lumalakad na kasama ni Jesus pagkatapos na mapatawad ang aking mga kasalanan. Once heaven seemed a far off place till Jesus showed his smiling face. Ang kaharian ng Diyos ay maaaring hindi maunawaan, subalit now it's begun within my soul. Twill last while endless ages rolls. Kaya ngayon, ito yung nagpasimula sa ating kaluluwa, hindi po ba? In cottage or mansion fair, where Jesus is, this heaven there. Ang mga tanda ng kaharian ng Diyos ay matatagpuan din sa Roma. Tingnan din natin sa Roma chapter 14. Roma chapter 14. Verse 17. Roma 14 verse 17. Basahin natin. "Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo." May katwiran sa kaharian ng Diyos. Kung narito ka sa iyong sariling katwiran, wala ka talaga rito. Nandito ka sa katwiran ng Diyos.
Narito tayo sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Kaya sinasabi sa Roma, sa chapter 1, sa verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Sinasabi ng mga taga-Roma na ang katwiran ng Diyos ay nahayag sa Ebanghelyo. Tungkol po saan ang Ebanghelyong ito? Sa 2 Korinto 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Naroon ang katwiran ng Diyos. At ano po yun? Ang katwiran ng Diyos ay ang umaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya ngayon, kung titingnan po natin, kung titingin ng Diyos sa atin, makakakita ba siya ng kasalanan? Wala, ni isa man. Sa paningin po ng Diyos, hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Bakit nagagawa ng Diyos na gumawa ng ganito? Hindi siya makakagawa kung mayroong kasalanan. Sa mga mata ng Diyos, tayong lahat ay matuwid, walang dungis at walang kasalanan. Isang bansang banal, ano po ba ang kabanalan? Isang lugar na hiwalay sa sanlibutan, isang bansang banal, isang bayan na walang kasalanan sa paningin ng Diyos. Ngunit may katwiran ng Diyos, pagiging matuwid at kapayapaan. Ngayon po ay relax na kayo. Tama ba? Kaya inaantok na kayo. Paano kayo haantokin kung nag-aalala? Tama pa? Tama po? Mawalang galang na po. Pagiging matuwid at kapayapaan. Komportable po kayo dito sa church. Alam niyo po, maaaring nagagalit kayo sa labas, ngunit kapag nagpunta kayo sa church, kumakalma kayo at mayroon kayong kapayapaan. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Ngunit tayo ay may kapayapaan. Sinabi ng muling nabuhay na si Jesus, kapayapaan ang sumain niyo. Merong kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Opo, ang walang hanggang kapayapaan sa kanilang mga ulo. Kapayapaan nawa ang sumain niyong lahat na nakay Kristo. Biyaya at kapayapaan. Merong kapayapaan sa lugar na ito. Hindi lamang po ito, kundi sa Roma 14:17, kagalakan meron din. Kagalakan. Sa church, ipinangangaral natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. At hindi ninyo maiwasan na makaramdam ng kagalakan. Kahit wala kayong anuman, nagagalak po kayo. Ako yung magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang kagalakan, ang kasiyahan na nagligtas po sa akin. Happy day, happy day. Kaya sa kaharian ng Diyos, mayroong bagay na hindi maglalaho. Ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan. At ang isa pa ay ang kaharian ng Diyos ay sa kapangyarihan. Kaya tingnan po natin sa 1 Korinto chapter 4. 1 Korinto chapter 4. Verse 19 hanggang 20. 1 Korinto chapter 4 verse 19 hanggang 20. Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon at aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Maaari ba nating basahin ang kasunod na verse ng sabay? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Kaya maging mga taong madaldal kapag sila ay nasa church, tumatahimik sila. Tama po ba? Masigit ba kayong nagsasalita? Ang pagmamalaki sa inyong mga nagawa ay unti-unting nababawasan. Hindi po normal na ang isang taong palaging nagsasalita at wala namang kapangyarihan ay tatayo sa harapan ninyo tapos sisigaw ng kung ano-ano. Ngunit hindi tayo ganun. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita kundi sa kapangyarihan. Kung paanong si Jesus sa taga-Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kapangyarihan, power sa salitang English. Parehas po ito. Isang tiyak na kapangyarihan. Isang kapangyarihan gaya ng pugon. Anong kapangyarihan po? Ito po ay sa Ebanghelyong ito. Mayroong kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng mga tao. Upang dalhin sila mula sa impyerno patungo sa langit. Sapagkat ang salita ng krus sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Mayroon itong kakayahan.
Ang kaharian ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag din sa summer retreat. Tingnan po natin sa Efeso chapter 3. Chapter 3. Verse 20. Efeso chapter 3 verse 20. Basahin natin. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Itong kakayahang ito ay kumikilos sa kaharian ng Diyos. Ito ay may napakadakilang kapangyarihan upang baguhin ang tao. Kung paano may gantimpala at kaparusahan sa mga kaharian sa mundong ito, mayroon ding gantimpala at kaparusahan sa kaharian ng Diyos. Kaya't palaging binabanggit, tumakbo. Ikaw din, sa 1 Corinto chapter 9 verse 24, sinasabi ng iba, hindi ko kailangan ng gantimpala, sapat na sa akin yung langit. Ang taong yun ay hindi maayos ang Christian life. Ito ay kagaya ng, hindi ko kailangan ng pangaral, sapat na para sa akin na makapagtapos. Hindi ko na kailangan ng parangal, ng karangalan. Okay na sa akin, graduate. Pareho din ito sa estudyanteng ganito. Kailangan natin tumakbo upang makuha ang gantimpala. Kailangan natin tumakbo para makuha yung gantimpala. Ito ay utos ng Diyos. Meron pong dalawang dakilang biyaya ang nais ibigay sa atin ng Diyos. Ito ay ang kaligtasan at kaluwalhatian. Ang kaligtasan natin ay 100% nating natanggap sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Subalit ang kaluwalhatian ay matatanggap natin mula sa ating 100% na pagsisikap. Kaya tumakbo upang makuha po ito. Sinasabi sa atin ng Panginoon, kaya ang ating Christian life ay pagtakbo. Ang aking katungkulang natanggap mula sa Panginoong Jesus. Kaya sa mga gawa 2024, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Meron pong gantimpala at kaparusahan ng Diyos. Tama po? Napakahalagang usapin po ito. Kapag ikaw ay mamamayan ng mundo, meron kang karapatan at meron ka ding responsibilidad. Kahit na sa ating bansa, tinuturo nila na mayroong apat na responsibilidad ang mga mamamayan. Tama po ba? Una, tungkulin sa edukasyon. Hindi po ito choice. Ang edukasyon ay isang tungkuling ipinag-uutos ng batas. Tama po ba? Ganoon din sa atin. Opo. Ang pagdalo tuwing linggo ay hindi optional. Hindi optional para sa mga estudyante ang pumasok sa paaralan. Ang church ay isang lugar kung saan itinuturo ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, hali kayo at matuto kayo sa akin. Nasaan ang Panginoon ngayon? Nasa church. Isa pang tungkulin ay ang tungkuling magtrabaho. Ang Panginoon ay inihalintulad ang church sa isang katawan at walang bahagi ng ating katawan na walang ginagawa. Ito man ay daliri, mata, tainga o ang ating katawan ay kumikilos ng sarili para sa buong katawan. Ito po ay ang paglilingkod. Ito po ay ang gawain. Wala naman akong gagawin kapag pumunta ako sa church. Wala naman akong gagawin. Huwag po ninyong isiping may magagawa ako, kundi kailangan nating hanapin ang ating gagawin. Kung dadating kayo sa church ng maaga, may ibang mga tao na pupunta ng maaga para magtabas ng damo sa halamanan. Yung iba nagpupulot ng toilet paper dito o doon. At may mga taong pumupunta ng maaga para mapunasan yung mga upuan. Ito rin ay paglilingkod para sa Panginoon. May mga tao po sa church na naniniwala sa evolution. Ay sino yun? Akala nila na pagkarating niya sa church, ang church ay automatic na malinis na. Handa na rin ang pagkain. Bukas na rin yung mga electric fan. Dahil mayroong mga nakatago na gumagawa para sa Diyos. Kaya lumalago ang church dahil doon sa mga lihim na manggagawa. Kaya sa 1 Corinto chapter 10 verse 24, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kung ang Panginoon ay kinikilala ko, sapat na ito sa akin.
Ang mature na mananampalataya ay hindi nagsasalita na mayroon siyang nagawa saan man siya magpunta. Dahil lang isang tao nagmamalaki, siya ay musmus sa pananampalataya. Ito ay kagaya ng isang batang nagyayabang siya sa kanyang nanay. Sabi niya sa kanyang nanay, nakakuha ako ng 100 points. Kailangan natin ang makatuwirang paggawa. Sinabi niya sa atin na paglingkuran ng iba, kagaya ng mabuting katiwala. Sa 1 Korinto chapter 4 sa verse 1, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Tayo'y lingkod ng Panginoon. Napakarami nating gawain upang napakarami nating kailangan gawin upang maikalat ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Tama po ba? Bawat isa sa atin ay dapat hanapin at gawin ito sa ating sarili. Hindi lamang po yun. Ako'y mayroon ding tungkuling depensahan ng bansa. Kung hindi ninyo paprotektahan ang bansang ito, mawawala ito sa inyo. Kailangan natin protektahan ang bansa, ang ating bansa, ang kaharian ng Diyos. At sa atake ng Diablo, kailangan nating protektahan mula dito ang kaharian ng Diyos. Kung tayo ay mga taong naninira sa church, i-encourage natin silang pumunta sa ating church at pag-aralan ng Bible sa kanilang sarili lang. Alam niyo po, mayroong taong naninira sa church nang walang basihan. Kailangan nating sabihin sa kanila na mali yun. Tayo ang church na nangangaral ng ebanghelyo. Kailangan natin protektahan ang church. Kagaya ng tungkulin natin protektahan ang ating sarili, kailangan natin protektahan ang church. Kung titingnan po ninyo sa 2 Timoteo, ganoon po ang ginawa ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa 2 Timoteo 1:14, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Kailangan nating ingatan ang ebanghelyo. Ang Diablo ay sinusubukan niya na dungisan ang ebanghelyo sa iba't ibang paraan. Ang Diablo sinusubukan palitan ang gospel, ang ebanghelyo. Huwag nating hahayaang mabago ang ebanghelyo. Sa Galatia chapter 1 sa verse 7, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ang Diablo ay sinusubukang dungisan ang ebanghelyo sa iba't ibang paraan. Ang Diablo ay sinusubukang palitan ang ebanghelyo. Huwag nating hahayaan na mabago ang ebanghelyo. Kaya sa Galatia 1:7, matapang na nagsalita si Pablo. At sinabi ni Pablo sa Filipos sa chapter 1, sa verse 16, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa ebanghelyo. Kapag mayroong naninira sa ebanghelyo, kailangan natin itong ipaliwanag. Ito ang pag-iingat ng kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Ngunit tingnan po ninyo, si A palaging pinapalo si B ay palaging tinatamaan. Pinagmamasdan sila ni C at iniisip, parang may mali kay B. Kaya hindi siya umahangal kahit na palagi siyang pinapalo. Gayunman, si A patuloy na pinapalo si B dahil si B ay nakapirmi lang. Kailangan magsalita ni B. Bakit mo ako pinapalo? Wala akong ginagawang masama. Kaya bakit mo ako inahampas? Bakit mo ako pinapalo? Kailangan kong sabihin sa oras na iyon. Kapag nakita ito ni si A pinapalo si B kahit wala siyang ginagawang mali. Makakagawa sila ng tamang pagsusuri kagaya nito. Kailangan ito. Ito ang tungkuling depensahan ang bansa. Pang-apat, mayroong obligasyon na magbayad ng buwis. Ngayon din, maaaring mayroong dumadating at dumadaan lang. Kapag dumadating tayo sa Linggo, nagbibigay tayo ng offering at igapo sa church.
Ngunit ginagawa ba natin ito para payamanin ang iba? Kumakain ba tayo ng mabuti para mabuhay ng maayos ang iba? Hindi po. Para ito sa akin. Nananatili ako sa church hanggang ngayon pagkatapos kong maligtas. At masasabi ko ito ng may lakas ng loob. Mayroon bang ibang church na mayroong maayos na pamamahala gaya ng ating church pagdating sa offerings, sa tithes, sa mga salapi? May tiwala po ako sa bagay na ito. Dahil doon, ang ating kapatiran ay nagbibigay ng offering ng may lakas ng loob. Dahil ito'y ginagamit para sa Panginoon. Hindi ito ginagamit para sa kung sino mang tao. Pero siguradong ginagamit ito para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, para sa pag-ibig at pagtulong sa mga kapatiran. Ito po'y ginagamit doon. Hindi po ba? Kaya natin ito nagagawa dahil sigurado tayo na ang gawain ito'y direktang hinahandog sa harapan ng Diyos. Tungkulin sa pagbabayad ng buwis. Huwag lang po kayong umaalis. May ibang tao na hindi nagbabayad ng buwis. Kaya sila ay napapabilang sa mga lumalabag sa batas. Huwag po tayong maging kagaya ng mga taong, ng mga ganoong tao sa harapan ng Diyos. Kung gagawin natin ito, nakasulat na ito sa aklat ng Malakias na hindi dapat natin ginagawa. Huwag natin nakawin ang offering at tithes. Maaring lahat ng tao ay alam na ito dahil nabasa na natin ang aklat ng Malakias tungkulin ng pagbabayad ng buwis. Umiiral po ito sa kaharian ng Diyos. At ito ang kaharian ng Diyos ay nagpapatuloy sa millennial kingdom. Ang kaharian ng Diyos sa mundong ito na hindi nakikita ay aakyat sa langit sa sandaling panahon. At pagkatapos ay ang panahon, pagkatapos po nito, yung panahon ng paghuhukom naman para sa mga tao sa mundong ito na hindi tinanggap, kundi sila ay naging laban sa Ebanghelyo ng Diyos. At ang mga naligtas naman ay muling bababa sa lupa kasama ni Kristo at mangyayari ang paghahari sa loob ng 1,000 taon, millennial kingdom. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay tunay na darating sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos, maging doon po, pagkatapos na ang lahat ng mga tunay na naligtas ay makapasok na, ang kaharian ng Diyos ay matatapos ng maayos. Pagkatapos ay ibibigay ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa Amang nasa langit, at tayo ipupunta sa langit, walang hanggang kaharian, walang hanggang langit. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos kung saan tayo ay nakaupo ngayon. Itong kaharian na ito ay konektado sa walang hanggang langit. Tama po? Hindi po ba? Kaya kung pag-uusapan natin ang tungkol sa dito sa Millennial Kingdom, ang isang bansang gaya ng Babylonia, tapos ang isang bansang gaya ng Media at Persia, isang bansang gaya ng Roma, at sa huli, ang bansang mayroong 10 sungay ay mamumuno sa mundo bilang isang makapangyarihang bansa. Subalit, ang tunay na Diyos ay itatatag ang isang bansa. Tinan po natin sa aklat ng Daniel chapter 2. Ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos na tunay na maitatatag sa mundong ito. Aklat ng Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Ito po yung Millennial Kingdom. Kaya nga, sa panahon ng Millennial Kingdom, ngayon po, tingnan po natin yung Apocalypse chapter 20. Ano po ang gagawin natin doon? Tayo po yung maghahari. Juan chapter 20 verse 6. 120 verse 6. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sabi niya, hari, 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 hari. Hari, 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 hari. Upo.
Gaano po ba ito kadakila sa panahong ito? Higit natin itong mararamdaman kapag tayo ay nandoon na. At pagkatapos ng paghahari sa loob ng 1,000 taon, tinampo natin yung ikalawang Pedro sa chapter 2. Ikalawang Pedro, chapter 3, sorry po. Chapter 3, mula verse 10 hanggang 13. Ikalawang Pedro, chapter 2, o chapter 3, verse 10 hanggang 13. Ngunit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay magdalaho, kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Basahin natin ang sabay 12 hanggang 13 na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit, ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Ang araw na ito ng Diyos ay ang araw na tayo papasok sa walang hanggang langit, ang kaharian ng Diyos. Ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya nga, tingnan natin sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 11. Verse 11. Ikalawang Pedro, 1, verse 11. Sapagkat sa ganitong paraan ay masagana ang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Walang hanggang kaharian. Ito po ang langit. Tama po. Ang sinabi ko po ngayon ay para bang isang walang katotohanang kwento para sa mga hindi mananampalataya. Subalit, noong sinabi ni Noe na ang buong daigdig ay hahatulan sa pamamagitan ng tubig, inisip ng mga tao sa daigdig ng panahon na iyon na ito'y walang kabuluhan. Noon din po na si Lot ay nasa Sodoma, noong sinabihan niya ang kanyang mga kamag-anak, kasamahan at mga kaibigan na sila ay hahatulan sa pamamagitan ng apoy, marahil ay inisip rin nila na ito ay walang kabuluhan. Bagaman sinasabi natin na ang buong mundo ay ahatulan sa pamamagitan ng apoy sa inaharap, ang mga tao ay maaari itong isipin na ito ay walang katotohanang kwento. Ang kahariang ito ng Diyos. Sa tingin ko po ay ibinahagi ko ang isa napakahalagang salita sa araw na ito. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Ang dahilan ng pagtawag mo po sa amin sa mundong ito ay hindi lamang upang bigyan kami ng pagpapala ng mga maluwalhating bagay sa mundong ito, kundi nalalaman namin na ito ay para sa kaharian ng Diyos, upang gawin kaming bayan ng kaharian ng Diyos at hayaan kami na tamasahin pagkatapos ito ang buhay na walang hanggan sa langit at hayaan kami na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya amang Diyos, maraming salamat po. At para sa gawaing ito, ang ebanghelyo na mula sa langit ay ipinangangaral sa retreat center ngayon. O Diyos, pakiusap, samahan mo po kami at tulungan. At tulungan mo po na ang maraming kaluluwa ay maligtas. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.